sa mga balitang mayroong pag-asa. Mga master guide sa Northeast Luzon Mission, masayang nakisangkot sa Club Ministry Training Camp 1. Investiture ceremony, magkasamang idinaos ng dalawang distrito sa Oriental Mindoro. Siyam ng mga bagong master guide, itinalaga sa ministry. Mental Health and Gospel Seminar na ginanap sa Makiling View Chapel, Adventist University of the Philippines, pagpapala sa buhay ng mga dumalo. Mga Adventista mula sa Lipa, Batangas, nakasama ng Amicus UP Los Baños sa isang special Sabbath fellowship. Weekend retreat, lalong nagpatibay sa samahan at pananampalataya ng Central Quezon 2 District Adventist Youth. Central Luzon Conference Area 10, nagsagawa ng Adventist Layman Services and Industries o ASI training sa United 2 Paranaque Seventh-day Adventist Church. Southern Luzon Mission Health Ministries at Adventist Health Professional Society naghatid ng mga libreng serbisyong medikal sa Burias Island. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference dito sa Luzon. Sumailalim sa Club Ministry Training Camp 1 o Basic Staff Training ang mga Master Guides sa Northeast Luzon Mission Territory. Sa pangunguna ng Adventist Youth Ministries, sila ay na-update sa mga kaalamang makakatulong sa kanilang pagtuturo sa mga pathfinder at adventurer sa schools at simbahan. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Jeff C. Abang. Ginaganap sa Northeast Luzon Mission Headquarters ang Club Ministry Training Camp 1 o Basic Staff Training Workshop na may temang Lead Like Jesus. Ang pagsasanay na ito ay dinaluhan ng mga church-based master guides at pathfinder mula sa iba't ibang distrito na nagtipon-tipon upang palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pamumuno. Sa pangunguna ng Adventist Youth Director na si Pastor Jupiter Jacinto, ang kaganapan ay nagsimula ngayong 3 hanggang 5 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Sa unang araw pa lamang, ang mga delegado ay aktibong lumahok sa iba't ibang workshops at seminar na naglalayong hubugin sila sa estilo ng pamumuno. Bilang Master Guide, ako ay lubos na nagpapasalamat sapagkat dito sa Camp 1 ng Northeast Luzon Mission ng CMT ay na-bless po ako kasi ngayon nakikita ko po yung kagandahan na maghubog ng mga kapwa ko rin instructor balang araw at magkakaisa kami para matuto at patuloy na mamuno sa pagtuturo sa mga pathfinder natin at sa mga adventurer natin. It's a very big help for me as a teacher of the young ones. I need to be updated of the things that is happening, especially in pathfindering and master guides, kasi kailangan po tayo maging acquainted sa mga bagong mga informations about pathfindering para ma-acquaint din po ang mga bata sa mga bagong mga kaganapan ngayon sa pathfindering and master guides. Ang mga sesyon ay pinangunahan ng mga batikang lider at tagapagsanay na nagbahagi ng kanilang mga kaalaman at karanasan. Sa ating mga kamanggagawang na naki-join sa CMT na ito, itong BST, naway lahat ng mga aral, mga natutunan natin sa seminar na ito ay magamit natin sa ating paglilingkod sa ating poong may kapal upang lalo tigit lumago din tayo sa ating pananampalataya, ang ating relasyon sa ating Panginoon at maging effective tayo sa ating lead, pag-lead sa ating mga pathfinders, mga kapwa, master guides. And always remember, lead like Jesus. Help CMT! I will go! Lead like Jesus! Ito ay isang natatanging pagkakataon na hindi lamang magpapalago sa mga kakayahan, kundi magbibigay rin ng inspirasyon sa pang-araw-araw na pamumuno. Tulad ng sa loobin ng tema, tayo ay manguna na may paninindigan tulad ni Jesus. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Jeff C. Abang, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Magkasamang nagdaos ng investiture ceremony ang Lakeside at Bansud District sa Oriental Mindoro.
Doon ay siyam na mga bagong Master Guide ang itinalagang mangunguna sa Pathfinder Ministry ng mga Adventist Church sa mga nasabing distrito. Ang nagpapatuloy na paglago ng Pathfinder Ministry sa bagong Mindoro Islands Mission, balitang may pag-asa ni Jen Famaranglas. Matapos ang mahigit isang taong pagsasanay at pagpapalawig ng mga kakayanang fisikal, mental, social, emotional, lalo't higit ay ang espiritual na paglago ng bawat trainees, matagumpay na na-invest ang siyam ng mga Master Guide trainees mula sa distrito ng Lakeside at Bansud noong Abril taong 2024. Ang nasabing Master Guide trainees ay kabilang sa Vigorous Batch ng Pillars Master Guide Club at Diaphora Batch naman ng Com Trailblazer Club. Sa ilalim ng temang I Will Go, Ready to Serve the Mission, binigyang diin ng kanilang guest speaker na si Master Guide Pastor Raymond J. Famarin ang kahalagahan ng tatlong mga bagay na makatutulong upang maging handa sa gawain ng ating Panginoon. Ito ay ang prayer, inclination to God's instruction at claiming God's promises. Samantala, ang hamon naman na ibinigay ng ating Youth Director na si Master Guide Pastor Neftali Fofue ay nakatuon sa kahalagahan ng pamumuhay ng isang Master Guide na sumasalamin sa mabuting ehemplo ng ating Diyos bilang pinakamataas na Master Guide. Ang investiture ceremony ay ginanap sa Iglesia ng Sumagi, Bansud District sa pangunguna ng Pillars Master Guide Club. Ito ay nagsimula ganap na ikatlo ng hapon at nagtapos sa ganap na ikapito ng gabi. Ang matagumpay na investiture at malugod na pagtanggap ng bawat insignia at paraphernalias ng isang Master Guide ay hindi lamang upang magkaroon ng magandang physical na kaanyuan sa harap ng mga tao, kundi ito ay simbolo ng pagtanggap ng isang napakalaking misyon na ikatatapos ng gawain ng ating Panginoon. Ito ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng pagsasanay, kundi umpisa ng mas higit na paglago sa espiritual na aspeto ng buhay ng isang Master Guide para sa gawain ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Jen Famaranglas mula sa Com District, Mindoro Islands Mission para sa Hope Today and PUC News. Isang mental health and gospel seminar ang idinaos sa mga itinakdang gabi buong buwan ng Abril sa Makiling View Chapel, Adventist University of the Philippines. Ang mga aral na ibinahagi doon ay naging mahalagang biyayang nakatulong sa kalusugang pangkaisipan at pananampalataya ng mga dumalo at nakinig. Alamin ang mga aral na iyan sa Balitang May Pag-asa ni Marian Vidal. Mental Health and the Gospel, a Psycho-Spiritual Evangelistic Seminar. Ito ang naging tema ng isinagawang programa dito sa Adventist University of the Philippines, Makiling View Chapel. Ang nasabing seminar ay isinasagawa lamang tuwing araw ng Biyernes at Sabado sa magkakasunod na linggo na kung saan ay tinalakay ang iba't ibang mga topic tulad ng identity crisis, dysfunctional family system, guilt and shame, fear of death, boundary trespassing, emotional stress, neuroticism and diet therapy, at problem-saturated story. Sa pangunguna ng lecturer na si Dr. Armand T. Fabella, kanyang ipinamalas sa mga tagapakinig ang kahalagahan ng pagbabago ng pag-uugali at pananaw sa buhay upang mabago ang kwento tungkol sa sarili at sa mundo. Mga nakikinig dito ay maunawa nila na ang mga issue na ito tulad ng pangamba, ng takot, depression, okay, pagkabigo, at kung ano pang mga pinoproblema nila, yun ay naguugat sa kanilang pananaw sa sarili. Yung tinatawag na low self-esteem. Ang sagot ng Ebanghelyo ay una, ay tingnan mo ang iyong sarili sa Diyos. Kung paano pinahalagahan ka ng Panginoon. Minahal, iningatan, tinubos, okay? At kinandili ng Panginoon. Sa ganong paraan, gaganda lalo ang ating pagpapahalaga. Nagbigay ang nasabing lecturer ng mga inspirasyon at gabay kung paano harapin at paguhin ang mga negatibong kwento sa buhay tungo sa isang positibong pananaw. Actually, ang seminar na ito ay nagbabago ng aking pag-iisip.
sa pamamagitan ng seminar na ito, tumutulong ito na makakita ng liwanag sa aking mga naranasan sa buhay. Minsan, akala natin na tayo ay pinapahirapan. Minsan, akala natin na tayo ang biktima. Ngunit, through this seminar, nakikita ko na sa pamamagitan ng paggabay ng ni Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naging survivors. Kung ako lang mag-isa na papaisip ako kung meron ba nakakaintindi sa akin, kasi kahit ako mismo, hindi ko maintindihan yung sarili ko. But then, nung narinig ko yung topic na yun, nung pitingin ko yung topic na yun, ang Panginoon ay pinaliwanag sa akin ng Panginoon na kung meron mang isang nakakaintindi sa akin o nakakaunawa sa akin, siya yun. Ang nasabing programa ay natatapos sa isang group discussion na kung saan nagbabahagi din ang mga dumalo ng kanilang mga refleksyon sa bawat topikong nabanggit. Patuloy nating palawakin ang ating kaalaman habang tayo'y may oportunidad upang magamit natin ito sa gawain ng ating Panginoon at maging pagpapala rin tayo sa iba. Mula rito sa Adventist University of the Philippines, Makiling View Chapel, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Marian Vidal, nag-uulat para sa NPUC Hope Today News. Napuno ng saya ang Special Sabbath Fellowship sa Bangkal Adventist Church, Los Baños, Laguna. Binisita kasi sila ng mga Adventistang kapatid mula sa dalawang simbahan mula sa Lipa, Batangas. Ang pagsasamang ito'y naging masaya at makabuluhang karanasan sa mga miyembro, lalo na sa mga kabataang bahagi ng amicus sa University of the Philippines, Los Baños. Ang iba pang detalye ng kanilang masayang pagtitipon, nasa balitang may pag-asa ni Ivan Cotillion. Bilang bahagi ng Special Sabbath ng Adventist Ministry to College and University Students, University of the Philippines Los Baños Chapter or Amicus UPLB, nakiisa ang ilang kapatiran mula sa Lipa, Batangas sa Sabadong Servisyo at Hiking sa Los Baños, Laguna. Ang grupo ng mga kapatiran mula sa Lipa ay binuo ng mga kapatid mula sa Lipa City STA Church at City Park STA Church. Para sa Sabbath service, naglingkod ang grupo sa Bangkal STA Church. Sila ang nanguna sa serbisyo kasama ang ilang kapatid mula sa Amicus at sa Bangkal. Sa mensaheng nakatuon sa paksang Youth Fulfilled ay pinaalalahanan ni Pastor Don King Fabella ang kapatiran na maging instrumento sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Ang church ay isang safe haven ng mga kabataan na ito'y kasama ng kabataan sa mga programa at hindi ito isang hadlang. Though may mga pagkakataon o mga percentage ng fallout ng kabataan sa church, ang church ngayon ay natututo na. At nandun na kailangan nating matulungan din ang mga kabataan makabalik. Yun yung pinaka-youth fulfillment ng ating mensahe. Nagkaroon din ng mini-concert sa hapon. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng station-based program. Kabilang dito ang media ministry, mental health, courtship and dating, at early career and studies. Matapos ang AY service, nagsagawa ng sundown worship sa UPLB Freedom Park. Napagtibay po aming pananampalataya dahil hindi lamang pala kami nag-iisa sa aming mga karanasan, kung hindi may iba-iba tayong pinagmumulan na in this Christian journey ay nagpapatuloy tayo despite our imperfections. Mas maging effective pala tayo bilang Kristiyano, hindi lamang sa pangaral, sa pagbabasa ng Biblia at pagdadasal, kung hindi sa pag-address ng pangangailangan ng ating komunidad. So right now, parang nakikita natin na mas naging excited sila, and then since from the pandemic, parang nagsisimula pa lang sila. It is something that they have to look forward to in the near future, na hindi lang ngayon, meron pang ibang mga activities kasi mas masaya nga naman pala na may kasama tayong ibang mga youth na galing sa ibang church. Hopefully, darating ang time na mas marami pang mga kabataan sa iba't ibang mga simbahan, mga churches na bumisita sa amin dito. And welcome kasi actually wala kaming hub ngayon, meron na. Sponsor din ito ng mga sponsors sa Amerika. Bilang pagpapatuloy ng fellowship, sama-samang nag-hiking ang mga kabataan sa Mount Makiling Forest Service sa araw na Linggo.
panibago at hindi malilimutang karanasan ang kanilang nadama sa aktibidad na ito. Patuloy nating idalangin ang paggawa ng banal na espiritu sa lahat ng nakiisa upang patuloy silang makilapok sa mga banal na gawain at upang magkaroon ng mabubuting samahan ang mga Adventistang kabataan. Mula dito sa Los Baños, Laguna, ako si Ivan Cotillion, naghahatid ng balitang medalang pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Nagsama-sama sa weekend socio-spiritual retreat ang mga kabataang Adventista ng Central Quezon 2 District. Sa temang Determined to Live for the King, ang nasabing retreat ay lalong nagpatibay sa kanilang pananampalataya at relasyon bilang mga Kristiyanong magkakapatid. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Shenhart Ilustre. Masaya at matagumpay na naidaos ang spiritual retreat ng mga kabataan ng Central Quezon 2 District na may temang Determined to Live for the King sa Woodburn Garden and Farm. Naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng AY officers at ng butihing district pastor na si Pastor Glenn Cardona. Huwebes ng gabi nang nagsimula ang programa, nahati sa 8 grupo ang kabataan sa pangunguna ng kanya-kanyang mga leaders. Kinabukasan ay nagkaroon naman ng diskusyon na may patungkol sa self-esteem, depression, anxiety at marami pang iba na nakakaapekto sa mental health. Ito ay pinangunahan ng naimbitahang tagapagsalita na isang psychologist na si Ma'am Chanel Pedrosa. So it's very difficult for us to give service if we are depressed, if we are stressed, and we are anxious. So mahalaga na i-claim natin yung pangako ng ating Panginoon. He will empower us and He will strengthen us. We can overcome, no, through His power. And kaya mahalaga that we take care of our mental health. Kasi there's no health without mental health, and health is important in giving service to our people. Kinahapunan ay nagkaroon naman ng pagtuturo ng basic commands sa pathfindering na pinangunahan ni Pastor Dave Pedrosa, na isa ring master guide at siya ring district pastor ng Western Batangas 1. Araw ng Sabado nang nagkaroon ng pagsamba ang mga kabataan kung saan nagbabahagi ng tinapay ng buhay sa ikalawang serbisyo ay ang naturang pastor. Kinahapunan ay ipiniliwanag niya naman ang Pathfinder Ministries kung ano ang kalagahan nito para sa mga kabataan. Nagkaroon ng mas malalim na pagkakaibigan ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng social night noong Sabado ng gabi at ng team building naman na ginanap noong Linggo ng umaga. Ang mga aktibidad na ito ay naging daan upang mas maging malapit sa isa't isa ang mga kabataan ng distrito at magkaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng paglalaro at pagkakaisa. Binahagi naman ni Miko Dapadap, isang kaibigang mula sa Candelaria, ang kanyang kagalakan sa pakikilahok niya sa naturang pagtitipon. As an Adventist person po, I was fascinated po, lalong-lalo na po sa concept po ng religion na to. They can relate po, or yung mga professional fields po, like psychology po, yung sa plenary po namin, and dun sa science din po, is na i-incline po nila dun sa po sa religion nila. Sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon, ay matagumpay na naganap ang spiritual retreat. Sigurado nga bawat isang nakisangkot ay naging determined to live for the King. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako si Shenhart Ilustre para sa Hope Today, NPUC News. Determined to live for the King! Woo! Pinangunahan ng ASI o Adventist Layman Services and Industries Central Luzon Conference Area 10 ang isang pagsasanay na ginanap sa United 2 Paranaque Seventh-day Adventist Church. Doon ay kanilang tinipon ng Adventist business owners and entrepreneurs upang may pakilala at dalhin sa kanila ang mahalagang ministry ng ASI sa simbahan at komunidad. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Shedilene Flores. Nagsagawa ng seminar ang ASI or Adventist Layman Services and Industries dito sa United 2 Paranaque Seventh-day Adventist Church na may temang Committed to Serve. Ang ASI o Adventist Layman Services and Industries ay isang organisasyon ng Seventh-day Adventist lay people na masigasig sa aktibong pakikilahok sa misyon ng simbahan sa buong mundo. Ito ay ang ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa mundo. Ang natatangi at magkakaibang grupo ng mga miyembro ay mula sa mga may-ari ng negosyo hanggang sa mga individual na profesional hanggang sa pagsuporta sa mga ministeryo.
Ang event ngayong hapon ay pinangunahan ng aming area chairman na si Pastor Dwight Gubalani para pagtipunin at pagbuklorin ang mga may negosyo o mga businesswoman, businessman para pagkaisahin sila sa kanilang makakayahan sa pamamagitan ng kanilang hanap buhay ay kung paano sila makatulong sa gawain ng ating Panginoon. Nakita ko naman na talagang malaki ang potential ng ASI. So, yung faith at yung ganda ng mission at ng vision na dapat naming i-fulfill ay nakikita ko naman na magtatagumpay kami. So, with the help of God, na-overcome namin yung mga challenges at yung mga parating na challenges, nananampalataya ako, ma-overcome namin at magiging tagumpay kami. Naisagawa ang nasabing seminar noong Linggo, May 5, 2024, mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. at ang mga dumalo rito ay mula sa iba't ibang mga iglesia na bumubuo sa Area 10. Nasiyahan ang mga dumalo dahil naging makabuluhan at talaga namang tumatak sa kanilang isipan ang panibagong kaalaman na kanilang natutunan mula sa pagpupulong na ito. Natutunan ko dito, hindi pala ito basta na lang membership lang, kundi ministry to ang ASI. Ang ASI ay ministry ng stewardship, integrity, at saka ng faithfulness ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon sa isa na namang matagumpay na gawain na magbibigay kasigasigan sa ating pananampalataya. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Shedilaine Flores, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng medical mission sa Isla ng Burias ang Southern Luzon Mission Health Ministries at Adventist Health Professional Society. Doon, hatid nila'y libreng mga gamot, check-up, medical, dental at surgical services kasama ng iba pang paglilingkod sa mga residente ng Claveria Masbate. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asang iahatid ni Cookie Jan Rafalio. Ang kalusugan ay tumutukoy sa mabuting kalagayan ng ating pangangatawan. Kawala ng sakit, may sapat na timbang, at may maayos na pangangatawan. Kaya naman, ang Health Ministries Department ng Southern Luzon Mission kasama ang Adventist Health Professional Society at LGU MHO Claveria Masbate ay nagsagawa ng medical mission sa Burias Island upang tulungan at paglingkuran ang mga tao sa kanilang pangangailangang pisikal. Itong ginagawa nating medical mission, napakalaking impact sapagkat hindi lahat ng mga kababayan natin ay may sapat na salapi, lalong-lalo na sila po ay nasa Burias Island, nasa isla. Sila po ay mga kababayan natin, nangangailangan din ng ating Panginoon. Siya ang dakilang manggagamot. It's very important that you also teach those people because what we give medicines here are not really that much. No? 1 month, 2 months. But after that, what is important is those people learn, no? They have something to learn when they go home. So that is more important. Ang Panginoon ang pinakadakilang manggagamot nung siya ay nandito pa sa lupa. Kaya naman, ginagamit niya ang mga taong handang magpagamit sa kanya sa larangan ng paggagamot. I have chosen the medical healing ministry, being a nurse, as all I am inclined to do this way of healing. I'm trying to help my kababayan. Thank you for having us here. We're happy to serve you. And please know that we are being used by God. He is the healer, the greatest physician of them all. And He is only using us with all His resources to help you out. Papasalamat po kami dahil po nakarating po sa amin ang Seventh-day Adventist ng medical mission. Isa pa ako sa mga nabunutan. Ito po ay malaking pasasalamat namin dahil hindi na po namin kailangang pumunta pa ng ibang sa kabilang dagat para magpabunot. Malaking pasasalamat ito para sa amin kasi po sa ngayon po madami po talaga ang problema sa ngipin na wala po dito sa atin sa Claveria.
Maraming salamat po dahil marami pa kaming nabunutan. Nais din ng ating Panginoon na patuloy nating alagaan ang ating mga pisikal na katawan upang tayo ay masayang maglilingkod na may pag-ibig at katapatan. Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid na mga balitang may dalang pag-asa, Cookie John Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Taong 2017 po nang may mga kapatiran po tayo na bumisita sa San Pedro upang mambigay po ng aguinaldo. Nakatira po kasi ako sa Tabing Ilog at medyo malayo po ito sa kalsada at kaya hindi din po gasinong natutunton. Sa pamamigay po nila doon ng Pasko, may nakita po silang kahawig na bata ni Brother Middle Cueto po. Ito po yung kanilang sinundan. Ngunit inakala po ng mga batang ito na ito'y nakunguha ng bata kaya tumakbo yung mga ito. Nang masundan nga po nila ito at makarating sa may tabing ilog, ay doon na po nagsimula ang lahat. Nagsimula po silang magturo sa mga bata ng mga awit, hindi po sa mga matatanda na salita ng Diyos. Ngunit hindi ko po sila ganoon kakilala kaya ayoko rin pong makasalam muna sa kanila. Lumaki po ako sa aking lolo at lola at sa murang edad po ay naranasan ko na ang hirap ng buhay. Umapasok po ako sa paaralan ng Kalambaon, malakad po ako ng 7 kilometro po pagpasok po at pag-uwi sa paaralan. Sumasama po ako nun sa pagtatrabaho, sa niyugan, sa gingan, nagdadahon, sa pamimitas po ng mais, ng turis, at kung ano-ano po pong pwedeng pagkakitaan sa bukid. Nagpasya po akong mag-aral sa Coleo, sa Valenzuela po. Pagkakalami susuporta po sa akin doon. Ngunit kasabi ang palit po ay hindi po ako nakapag-aral doon. At pagbalik ko po roon sa San Pedro ay muli ko po silang nakita na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit hindi po ako interesado doon, kaya po umiiwas ako sa kanila. Sa akin pong pag-iwas sa kanila, Panginoon na po siguro ang kumilos at dinala po ako doon. Nung makita po ako ni Sister VG ay inabutan niya po ako ng libro ng Explore. At doon po ay nabago na ang lahat. Nagkaroon na po ng kulay muli ang aking buhay. Sumisimba na rin po ako sa church po nila ng mga araw na nag-explore pa rin po ako. Nang matapos po namin ng Explore, graduate din po kami. July 25, 2021, ito po ang araw ng aking kapanganakan at ito rin po ang araw na muli akong ipinanganak. Tinanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang parte na ng aking buhay. Ito po ang aking conversion story. Ako po si Aldrin R. La Laguna na patuloy na magsasabing ako ay hahayo. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Wilmer Estrito at ito ang Hope Today, NPUC News.